We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, build and build. Mahigit sa 1,500 kilometro ng mga kalsada at kabuuang 354 na tulay ang naitayo o napabuti sa rehiyon ng Ilocos sa huling limang taon, sinabi ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Upang maging tiyak, 1,538 kilometro ng bagong built, rehabilitasyon, at pinalawak na mga kalsada kabilang ang bypass, farm-to-market roads, mga daan patungo sa mga daungan ng dagat paliparan, mga kalakal, industriya, mga economic zone, idineklarang mga patutunguhan sa turismo, at iba pang mga konstruksyon sa kalsada na nagawa sa rehiyon sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Bukod sa mga kalsada at tulay, 1,124 na mga istruktura ng pagpapagaan ng baha at 8,929 na silid-aralan ang naihatid din sa mga lalawigan ng rehiyon. Sa pagbabalik-tanaw noong 26 ng Nobyembre taong 2018, binuksan namin ang dalawang pangunahing mga proyekto sa infrastruktura sa lalawigan ng La Union na patungo sa Benguet at Baguio City. Ang Aringay-Tubao Alternate Road at Anduyan Bridge sa Tubao, La Union ay pinabilis ang magandang paglalakbay sa Asin Hot Springs sa Tuba Benguet at Baguio City, sinabi ni DPWH Secretary Mark Villar, ang pangunahing tao sa likod ng build, pagkukusa noong Hulyo taong 2019, ang 7.319 na kilometro, 4 na linya na Candon City Bypass Road sa Ilocos Sur ay naging serbisyo din, nagbabawas ng trapiko sa bahagi ng Manila North Road, Manort na dumaraan sa Candon City. Noong Desyembre taong 2020, pinasinayaan ang Bislak Bridge sa Vintar, Ilocos Norte, na bahagi ng access road na patungo sa mga trade at economic zones. Ang pagbubukas nito ay nagbigay sa mga residente ng isang mas ligtas na paraan upang tumawid sa ilog Bislak na nadaanan lamang gamit ang isang balatang kawayan sa panahon ng tag-ulan. Noong nakaraang 18 ng Enero taong 2021, nakumpleto rin ang 7.17 na kilometro Urdaneta City Bypass Road na tumatawid sa dalawang pangunahing kalsada ng Urdaneta Dagupan Road at Urdaneta Manawag Provincial Road. Nakikita ito upang tugunan ang mga bottleneck ng trapiko sa mga oras na rurok sa kahabaan ng Manila North Road sa Urdaneta City, Pangasinan at magtatagal ng isang pinabuting pambansang sistema ng kalsada sa lalawigan. Samantala, ang iba pang mga proyekto na may mataas na epekto ay isinasagawa sa rehiyon. Isa sa mga ito ay ang daan sa pag-access patungo sa Mapita Tribal Community at Viewdeck sa Nayong Aguilar, ilang-ilang plantation, na tinawag bilang Daang Katutubo. Nasa 84.74% na ngayong kumpleto. Nilalayo ng kalsada na mapalakas ang industriya ng turismo at agriturismo pati na rin mabigyan ang munisipyo ng isang kalidad at pandaigdigang uri ng patutunguhang turista. Ang 2 bilyong pesong proyektong Mangatarem Santa Cruz Road, na tinawag na Daang Kalikasan, ay kumpleto na 68.45%. Kapwa ang Daang Kalikasan at Daang Katutubo sa Pangasinan ay inaasahang papagan ang oras ng paglalakbay ng mga motorista at palakasin ang turismo habang binibigyang diin ang kagandahan ng mga mabundok na lugar ng lalawigan. Ang isang 7.5644 na kilometro na daan sa pag-access patungo sa Tondaligan People's Park sa Dagupan City, Pangasinan ay isinasaayos din na may rate ng pag-unlad na 35.63%. Inaasahan na mapadali ang paglalakbay na patungo sa mga beach sa lungsod, lalo na sa oras ng tag-init. Sa kalapit na bayan ng Lingayen, ang isang kalsada na bypass ng 2.8 bilyong pesong proyekto ay mayroon ng 44.75% na rate ng pag-unlad. Ito ay isang 6.04 na kilometro na kalsada na nagsisimula sa intersection ng Pangasinan Zambales Road at Lingayen Labrador Diversion Road. Kapag nakumpleto, inaasahang babawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Barangay Baay, Lingayen at Barangay Biak, Binmalay mula 22 minuto hanggang 7 minuto lamang.
Ang isa pang proyekto na malapit ng matapos sa Pangasinan ay ang 22.23 na kilometro Pangasinan Nueva Vizcaya Road o ang Villa Verde Road, na ngayon ay 72.58% na. Ang oras ng paglalakbay mula sa Carmen, Pangasinan hanggang sa Santa Fe, Nueva Vizcaya ay mababawasan mula 4 na oras hanggang 2 oras kapag binuksan ang kalsada. Sa Ilocos Sur, ang patuloy na pagtatayo ng proyektong 10.974 na kilometro na kalsada na kumukonekta sa mga munisipalidad ng Bantay at San Ildefonso ay 54.69% na ngayong natapos. Kapag pinasinayaan, ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang munisipalidad ay inaasahang mabawasan mula sa 1 oras hanggang 15 hanggang 20 minuto lamang. Ang 4.6778 na kilometro na Tagudin Bypass Road sa Ilocos Sur ay 48.91% na ngayon. Nakikita ito upang mabawasan ang trapiko sa bahagi ng Manila North Road na dumaraan sa bayan ng Tagudin. Bawasan ito ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Sudipen, La Union at Santa Cruz, Ilocos Sur mula 1 oras hanggang 15 hanggang 20 minuto lamang. Sa La Union, ang nagpapatuloy na bawang San Fernando-San Juan Bypass Road na dumadaan sa 24 na mga barangay ay 30% na ngayong kumpleto. Mapapawi ang trapiko sa kahabaan ng Manila North Road at mababawasan ang oras ng paglalakbay mula 1 oras hanggang 30 minuto simula sa barangay Payokpok Norte, Bawang hanggang sa barangay Tabok sa San Juan. Ang seksyon na 8.721 na kilometro ng bypass road na nagsisimula sa JCT San Fernando Bagulin Road, Camansi, San Fernando City hanggang JCT. Ang Manor Tabok, San Juan ay naka-schedule para sa inaugurasyon sa buwang ito. Ang poblasyon Pugil Tabade Road ay 67.91% na ngayong nagawa. Ayon kay Secretary Villar, ang kalsada ay naging isang sensasyon ng mga blogger at ngayon ang pinakabagong akit ng mga manlalakbay sa lalawigan ng La Union sapagkat dumadaan ito sa isang patag hanggang sa slopeang na lupain kasama ang nakamamanghang magandang tanawin ng mga bundok. Dagdag pahilaga sa Ilocos Norte, ang 2.1547 na kilometro Bangui Bypass Road ay nakumpleto na ngayong 79.35%. Ang pagkumpleto ng daanan ng bypass ay tutugon sa isang kritikal na bottleneck sa mga lugar ng lungsod. Ang 12.08 na kilometro na lawag sa Nicolas Bypass Road din sa Ilocos Norte, kasalukuyang mayroong rate ng pag-unlad na 20.26% na rate ng pag-unlad. Sa silangang bahagi ng lalawigan, sa bayan ng Dingras, itinatayo rin ang isang diversion road at mayroong 34.45% na rate na natapos. Itatama ng Dingras Diversion Road ang oras ng paglalakbay mula sa barangay Bungkag hanggang sa barangay Guerrero mula 20-30 minuto hanggang 10-15 minuto lamang. Tulad ng ipinangako, ang DPWH sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay tutulong sa pagpapasigla ng kaunlaran sa labas ng Metro Manila sa pamamagitan ng pagbuo at paglalagay ng batayan para sa mga bagong proyekto upang mapabuti ang pakikipag-ugnay ng ekonomiya sa pagitan ng mga lungsod at bayan, Secretary Villar said.